Okay, hi guys! Welcome back to my channel. This is Jenna once again. And for this video guys, mag-unbox tayo at mag-assemble ng isa sa pinakasimpleng office chair. Ang hirap pag nakatutok tayo sa ating table and wala tayong naupuan ng maayos. So sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-assemble. Yung pinakasimple lang guys na office chair. So first rule sa pag-unbox guys ay i-check muna natin kung kumpleto ba yung mga gamit na nasa listahan. Isa-isahin natin siyang i-check. Kunin ko siya sa box, tapos i-check natin kung kumpleto siya. A few minutes later. So this is it. And that's it. Umpisahan na natin yung pag-assemble sa kanya. Okay guys. So yung pagkakabit ng gulong, wala tayong ibang gagawin kasi meron na siyang special mechanism na nakakabit sa kanya. Take a look. Yan. So pag i-pinush mo siya sa loob, automatic maglalock na siya. So wala kang ibang gagawin kung hindi i-push siya paloob. Yeah, just like that. Again. Okay. So, let's turn it over. Ooh, there you go. Okay. I think this chair can support up to 120 kilograms. So, this is gonna be the next, guys. Ilagay natin siya dyan. Pasok na pasok siya. Okay. And then, this. Okay, ganito siya. Okay, ganun lang siya guys. Papatong lang siya ng papagaling. Gusto natin yung step 1. Tada! Sisi, step 1. Step 2 na tayo guys. Assemble natin yung kanyang upuan at saka yung armchair. Okay, so step 1. Isahan na natin. And there you go guys. Ito yung mga holes ng paglalagyan at pagkakabitan ng mga screw. Okay. Kailangan natin i-make sure na mahigpit na mahigpit siya. Okay guys! Step 2! Done! Dito na tayo sa step number 3. It's like this. 6.5 hours later. Tada! Guys, okay, so after ang medyo bigat-bigat na labanan kasi mahirap siyang i-push, naikabit ko na yung apat na side, yung apat na screw sa upuan. Okay guys, so attach na natin to dito. And okay guys, the final stage, the final part. let's see. Okay, so ilalagay lang natin siya. And tada! Ito talaga yung pinakasimpleng chair guys na pwede mong gamitin. Many months later. Okay guys, so it's time for a review. So nabili ko tong chair na to around September. And nabili ko siya sa siguro ay halagang 800 pesos kasama na yung shipping kung i-convert natin siya sa peso. 3 months, kasi December na ngayon, 3 months ko na siyang ginagamit. And sulit ba? Sulit ba itong chair na ganito, kamura? Mura siya, oo, kung considering kung i-compare natin siya sa ibang chair. Pero sa aking pagre-review sa kanya ay nope, hindi siya sulit. Dahil hindi siya comfortable sa likod. Maganda lang siyang upuan, comfy naman yung kanyang cushion, pero after 3 months ko siyang ginagamit, maingay na siya. As in, tumutunog-tunog na siya pag inuupuan. So I decided na stop using the chair. Hindi ko na siya ginagamit ngayon at nakatambay na lang siya sa isang sulok kasi nga hindi na siya magandang upuan. Lalo pa at hindi rin naman siya nabibend over yung sa likod, hindi rin siya maganda sa likod. And yun nga, maingay na siya.
Tapos pag nag-online class, alam mo yung isang galaw mo may tumutunog. So hindi siya nakakatulong, hindi siya nakaka-relax. So all in all, ire-recommend ko bang bumili kayo ng ganitong chair? No. Yung ganitong amount, I think, sa ganitong halaga na mura, no, not this kind of chair. Pero kung quality naman, I mean, kasi I think itong chair na ganitong design is copy lang siya. Yung quality or yung material na ginamit sa kanya ay hindi ganun kaganda. Siguro kung bibili kayo ng ganitong chair, hindi sa online, parang bumili na lang kayo sa mismong mall or shop para ma-try nyo muna, ma-upan nyo muna siya bago nyo siya bilhin. So, yun lang guys. Bye guys! See you again next time.